Hello, good morning, good afternoon, and good evening around the universe. This is Nali G. Guys, today, kakaiba ang aking tatalakayin. It's about buhay ng mag-asawa. Sana makatulong ito sa inyo. First time ko itong gagawin, guys, pero sana suportahan niyo ako. Ito ay para sa lahat ng mga mommies na nawawala na ng pag-asa. Una, siyempre, pagbago pa lang tayong mag-asawa, andyan ang sweetness natin. Wala pa mga involved, wala pa tayong anak. Then, papasok na dyan, guys, yung magkakaroon na tayo ng anak. Siyempre, may comparison na rin yan. Kaya, paano natin ihahandle ito? Okay, sabihin natin maganda ang flow ng buhay ninyong mag-asawa. May trabaho pa si Mister, maganda ang flows. And then suddenly, yung asawa natin ay medyo nagbabago. Medyo tumatabang na yung matamis na asukal. Yung honey na ating pinagsamahan ng mga ilang taon din. Na ating binuo. Nagkaroon tayo ng mga anak. Ngayon, ayan na, yung nag-uumpisa na medyo magluko na si Mister. Ano ang ating unang gagawin? Alam nyo guys, gusto kong makatulong sa inyo sa abot ng aking makakaya, lalo na sa mga ina, sa mga mamis na nawawala na ng pag-asa. Okay, ganito. Ayan yung dumarating na sa punto na yung nagkakaroon na ng bayolente, nagkakaroon na ng sakitan. Well, siyempre, hindi natin i-advise na maghiwalay kayo, di ba? Ang atin dun eh, kung pwede pa nating ayusin, ay pilitin nating ayusin. Pwede nyo pag-usapan kung saan kayo nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pwede sabihin natin, Mommy, na ikaw ay may pagkukulang. Excuse me. Na ikaw ay may pagkukulang sa iyong asawa. Okay. Una, kung paano mo siya itrato, kung paano mo siya asikasuhin. Siyempre, si Mister, pagdating yan, pagod siya. So, kailangan natin pagsintihan siya. And then, syempre, ang kasunod pa nun, guys, dapat syempre, pagdating naman ni Mister, medyo kaaya-aya yung itsura natin, di ba? Kaya syempre, minsan si Mister, nagluloko dahil tayo, hindi natin naaalagaan yung sarili natin. Yan, isa na yan sa tips na maibibigay ko sa inyo. Sabihin, hindi naman kailangan yung mga magarbong damit. Basta maayos ka sa sarili mo, pagdating niya, mabango ka, nakangiti ka. Everything is ready, pati yung mga anak mo, yun na yun. Yan ang number one na tip ko sa inyo. Kasi guys, yung mga ganitong bagay, lalo na kung talagang nagkakaanuan na kayo, nagkakalabuan na kayo, pag-usapan nyo ano ang problema. Ano ang problema? Ano ang ayaw mo sa akin? Ano ang ayaw ko sa iyo? And then, bigyan nyo ng chance yung sarili nyo kung kayo ay pwede pang magkabalikan. Kasi may mga involved na rito yung mga anak natin, paano na lang, di ba? Yun na yun. Yun ang pinaka number one na ano na yun ang pinaka number one na problema natin. Yung ganon. Kung paano natin, paano, saan natin ilulugar ang ating mga anak. Well, marami akong mga na-encounter na ganyan. Pero ako naman guys, sa abot ng aking makakaya, ginagawa ko ang makatulong, nag-a-advise ako. Okay, ayan na sa punto nagkakasakitan na kayo. Ayan na sa punto na ayaw nyo na sa isa't isa.
ay ano sa punto na excuse me, halos mag-ano na kayo, magpakamatay na kayo, move on guys, mag-move on kayo, gumawa kayo ng isang bagay na magiging proud ka sa sarili mo at hahabol-habulin ka niya, hindi ba? Marirealize niya na yung taong iniwan niya, kung naisip niya lang, sana hindi niya ginawa na iwanan ka niya. Yun, ang number one. At ang problema natin dun yung mga anak natin, let's say, wala kang hanap buhay. Wala kang hanap buhay. Ano papakain natin sa anak natin, di ba? So, kapit sa patalim ka na lang. Kung kaya mo rin lang ayusin, ayusin nyo to. Guys, tandaan nyo, walang ibang makakaayos ng problema natin, kayong dalawa lang mag-asawa. Tandaan nyo yan guys, walang iba. Kasi yung iba, kaka-advisean ka nila na hiwalayan mo na yan, walang kwenta naman yan, ganito, ganun, diba? So as much as possible, kung kaya natin ayusin ang ating problema, gawa natin ang paraan. Gawa natin ang solution guys. Yun ang aking maipapayo lang sa inyo. Number one, ay yung halimbawa, minsan naiinis din naman si mister, diba? Halimbawa, darating siya ng bahay, magulo, yung mga kapaligiran, siyempre, pagod siya, gusto niya yung katahimikan muna, tapos yung pagsisilbihan natin siya, tapos yun na nga, kailangan maayos ang itsura natin, para naman medyo ganahan si mister pagdating niya. Hindi naisipin niya, ay, buuwi ako, hating gabi na lang para tulog na si misis. Kasi baka mamaya hindi na naman nakaayos, diba? Masaklap yun, hindi maganda. Hindi magandang pakinggan. Okay? Ngayon guys, ang isa pa ron, isang tips ko pa sa inyo, maging matatag tayo. Maging matatag tayo kapag tayo ay inabot ng ganitong problema. Alam nyo guys, meron sa akin nakapagsabi na hindi na baling maghirap kami basta wag lang itong pagsubok na to ang dumating sa akin dahil hindi niya kakayanin. Yun, yung gano'n. Yun talaga yung mga ano na halos mag-commit na sila. Kitilin na nila ang kanilang buhay dahil sa para nagiging hopeless na sila. Bumangon kayo. Hanggat maaari bumangon kayo. Huwag yung pababayaan ang sarili niyo. Para saan? Para sa anak natin, hindi ba? Kung yung ating partner, nakagawa na siya ng hindi maganda, huwag na natin dagdagan guys. Huwag na tayong sumunod sa ginawa niya. Para in case man, magiging proud sa atin ang ating mga kapatid, magulang, at lalo sa lahat, ang ating anak. Di ba? Yun ang number one. O, kasi, mahirap, no? Sabihin na natin, based on my experience, talagang napakahirap yung ganung sitwasyon. Wala na. Blanko na utak mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, wala ka na, hindi ka na nakikinig sa mga sinasabi nila. Kahit sabihin nila, ayusin mo ang sarili mo. Pero nakapokus ang utak mo doon sa taong minamahal mo. Ano ang gagawin mo? So, ang pinakamabuti mong gawin yan, mag-isip ka. Yung bang gawin mo na mag-usap muna kayong dalawa, ayusin nyo hanggat kaya nyo ayusin ang problema nyo. Gawan nyo ng paraan. Ngayon, kung medyo sa tingin mo wala ng pag-asa, so yun na, unti-unti na tayong mag-move. At isa pa guys, minsan yung pag-a-abroad, babae man o lalaki, doon nag-uumpisa na magloko si mister o si missis. Kaya kung okay lang naman ang buhay natin, simpleng buhay, pagtiyagaan na natin. Kasi hindi yung minsan hindi rin natin pabiblame yung sila kasi nalulungkot sila. Minsan, kung hindi na nila makayanan, yun, natututo na silang gumawa ng hindi maganda. So, ang
advice ko dun, guys, kung kaya nyo rin lang mabuhay nang hindi na kayo kailangang mag-upgrade, makontento na tayo sa buhay na kung ano ang meron tayo. Yan, yan. Number one kong masasabi sa inyo, at kung ano man ang pinagdadaanan natin, huwag natin isama ang ating mga anak. Ang anak ay isang regalo sa atin. Mahalin natin siya, sila. At yung kung sa abot ng ating makakaya, guys, kailangan natin suporta ng anak natin, lalo na sa pag-aaral nila. At siyempre, kailangan yung hindi rin magugulo yung utak nila kung iisipin nila na ano nangyayari sa pamilya kung bakit ganito. Yung bang kailangan na hindi nila nararamdaman na kayo ay merong problema. Yung bang hanggat kaya niyong lutasin, gawin yung dalawang mag-asawa. Yun ang the best na dapat natin gawin. Guys, okay? Sana guys, ang aking mga tips na naibigay sa inyo ay nakatulong ito. At alam nyo, ang aking content talaga is cooking, baking, pero idinagdag ko dito yung love problem, advice. Yun. So, on my next video, guys, mag-iisip tayo. Ngayon, kung meron kayong gustong mga katanungan, comment lang kayo, guys, para aking magawa ito para sa inyo. Kasi guys, ito according to my experience. Pero lahat ng yan, guys, napagtagumpayan ko, natapos ko yun sa sarili ko lang. Okay? Thank you so much, guys, for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Guys, panoorin nyo ang video ko na to sa umpisa at hanggang sa dulo. At baka ako ay makatulong sa inyo. Remember, love yourself first. I love you all. See you on my next vlog. Take care, everyone.